Hello guys! Tara po, samahan niyo po ako, magluto po tayo ng sinabawang miswa na may dugo ng baka. Check niyo po dyan sa description box sa baba, ilalagay ko po lahat kung magkano po yung aking nagastos sa ating sinabawang miswa na may dugo ng baka. Hello guys! Hello mga kusina! Hello mga kanegosyo! Welcome back po ulit sa aking YouTube channel. Unang-una po sa lahat, magandang araw po sa inyong lahat o magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ako po ay mag-share sa inyo ng aking ginagawang simpleng ulam. Ito po ay kahaluan po natin siya ng dugo or dugo ng baka na aking ginagamit pang ihaw-ihaw or Betamax. Pwede po natin itong i-share ko po sa inyo kung paano po natin gagawin itong ulam or sabaw. Ayun po, gagawa po tayo ngayon ng miswa na may dugo or dugo at saka giniling na baboy. Ayan po, i-share ko po sa inyo kung paano ko po siya gagawin. Ayan po, meron po tayong dugo dito. Ang gagawin ko po dito sa dugo ay, bali kukuha lang po dito ako ng 1/4. Ayan po, bali 1/4 lang po yung kukunin natin para hindi po masyadong marami. Ayan po, kasi pagka ganito po, marami na po ito pag ihalo natin sa ating sinabaw na miswa. Ayan. Tapos, ayan po, ang gagawin po natin ay hiwain po natin siya ng pa-cubes na maliliit. Ayan. Masarap po ito guys, try nyo pong gawin. Sobrang sarap po pala niya pag ito po yung ating ginagawa sa sabaw na miswa na may dugo. Ang gamit ko po palang dugo ay dugo siya ng baka. Ayan. Haluan ko rin po siya ng konting giniling. Ayan, hiwain po natin siya ng ganyan, maliliit na pa-cubes. Ayan. Ito po ay simpleng ulam lang po siya. I-share ko siya sa inyo na masarap pala siyang gawin or masarap pala siya sa miswa. Hahaluan natin yung miswa ng dugo. Ayan po. Share ko po sa inyo guys. Balik itong dugo po na ito. Nakabloke na po siya or yan po. Naluto na po ito or na-half-cook na po ito kaya po siya naging bloke. Ayan. Pero lutuin pa po natin siyang maigi para po sigurado po tayong malinis yung ating sinabaw na miswa na may dugo ng baka. Ayan. Ayan po, may naiwan na po ako dito. Ayan na po siya. Tapos, meron na po akong sangkap dito. Ayan. Spring onion, giniling. Ito po ang giniling ko ay halagang 30 pesos lang. Onion. Red onion. Konting sili. Depende po sa inyo kung gusto nyo po ng manghang. Ayan po. At saka yung ating bawang. Ayan po, umpisa na po tayo. Gawin na po natin yung ating sinabaw na miswa na may dugo ng baka. Ayan guys, sa isang kawali, ayan po, nagpapainit po ako ng kawali. Maglalagay po tayo ng cooking oil. Tansyahin lang po natin yung ating cooking oil. Ayan po, tapos maglalagay po ako ng minced garlic or bawang. Tansyahin lang po natin hanggang sa mag-golden brown yung ating garlic. Tapos, itusunod ko po yung ating onion. Yung ating red onion. Depende po sa inyo. Pwede sabihin po tayo yung mga ito ng white onion. Ayan. Tapos, itusunod ko po yung ating spring onion. Yung white po ng ating spring onion. Ayan po, ilalagay ko po siya. Iwan ko po yung part na green yung sabay dahon na. Ayan, sabay po natin. Ayan po, tapos ilalagay ko na po yung ating ground pork or pork giniling. Haluin lang natin siya para hindi mag-uubo yung ating giniling. Ayan po. Tapos, ilalagay ko na po yung ating naiiwan kanina na dugo. Ayan, yung ating naiiwan na pa-cubes na dugo. Yung ating dugo na ang baka. Pwede po sa inyo kung ano po yung gusto nyo gamitin, pero ang ginagamit ko po ay dugo na ang baka. Pwede po tayo gumamit dito ng dugo ng manok o dugo na ang baboy. Pwede sa inyo kung ano po yung gusto nyo dugo na gagamitin. Ayan, haluin lang po natin. Tapos po ay maglalagay po tayo dito ng ground black pepper. Tansahin lang po natin. Lalagyan po siya ng mga 1/4 teaspoon na ground black pepper. Halo lang natin. Ayan po, haluin lang natin. Tapos ngayon po ay maglalagay po ako ng konting vinegar. Konti-konti lang po yung ating ilalagay. Para po maalis po yung lansa. Ayan po, meron po ako dito yung vinegar na may sili na. Pwede po tayo gumamit ito ng plain lang na vinegar. Ito po sila para
alis lang po yung lansa na ating dugo. Nanaluin na natin siya. Tapos po ay maglalagay po ako ng pampalasa. Yan po. Depende po sa inyo kung ano po yung gusto nyo gamitin. Ang gamit po po lagi siya. Ayan. Pwede po tayong ginagamit ito na sa inyo po kung ayaw nyo kung magamit po kayo ulit. Nilalagay po na yung ating pampalasa para po manunood talaga ng lasa doon sa ating dugo habang pinapakulo natin siya. Ayan po. Tapos ngayon po ay lalagyan natin siya ng tubig. Lakiman po natin yan. Ayan po. Tansay na lang po natin yung paglalagay po ko ng mga apat na basong tubig. Depende po sa inyo kung gano'n po kadami yung iswa na inyong ilalagay. Ayan. Tansay na lang po natin yung ating tubig. Ayan po. Ginagawa. Pang-apat po. Gusto sa inyo po medyo dinadamihan ko po yung tubig kasi po yung iswa po ay bali nagsisipsip po siya ng tubig kaya po dinadamihan ko yung tubig. Bali limang baso yung aking ilagay na tubig. Tapos ayun po, isisimal po natin yan hanggang sa kumulo po yung ating ayan, yung ating giniling at saka yung ating dugo. Ayan, pakuloyin po natin yan. Pagkakulo po yan ay ilalagay na po natin yung ating miswa. Ayan po, meron po akong miswa dito na apat na balot. Ayan, nabibili po sa ating dahan. Ayan po. Ayan po. Tingi-tingi lang po yung aking nabibili. May nabibili po sa dito sa ating dahan sa amin na 5-6 pesos po ang bawat ayan, plastic na bawat balot. Ayan, bali apat na balot po yung aking ilalagay. Simmer lang po natin yan hanggang sa kumulo. Ayan na guys, kumulo na po yung ating, ayan, yung ating ginsang dugo kanina at saka yung ating giniling. Ngayon po ay tatanggalin po natin yung bula-bula niya. Ayan, naalisin po natin to. Ayan po, naalis na natin. Tapos po ngayon po ay ilalagay po natin yung ating miswa. Masama yung ating guys, kasi may rubber band siya na nakatalik. Alisin lang natin. Ayan po. Okay. Tapos ngayon po ay maglalagay po ako ng patis pampalasa. Tansay na lang po natin yung ating patis. Pwede rin po tayo dito gumamit ng asin kung ayaw po natin ng patis. Pero mas masarap po pampatis yung ating paggamitin pampalasa. Ayan, simmer muna natin yan. Man muna natin. Ayan, okay na. Tansahin lang po natin yung ating asin or patis. Tapos ayan po. Tapos nito, depende po sa inyo kung gusto niyo po ng maanghang, pwede po tayong maglagay ng sili. Ayan, maglalagay lang po ako ng konti. Tapos ayan po yung ating miswa na, sinabawang miswa na may dugo ng baka at saka giniling. Ayan na po guys, napakasarap po niyan. Try niyo pong gawin. At simple lang siya, mabilis lang siyang gawin. Simpleng ulam na napakasarap. Ayan guys, ihahang muna natin. I-off ko na yung ating apoy. Ayan guys, ito na po yung ating sinabawang miswa na may dugo ng baka. At saka yung naluan natin siya ng konting giniling. Ayan po, ngayon po ay lalagyan ko po siya ng konting spring onion. Pampalasa at saka pampakulay na rin. Ayan guys, napakasarap po nito. Try nyo pong gawin at napakabilis lang. Ayan yung ating sinabawang miswa na may dugo ng baka.
Ayan guys. Ayan po, kung nagustuhan niyo po ang video ko sa araw na ito, maaari niyo pong i-like, i-share at paki-subscribe po yung aking channel. At mag-comment po kayo diyan sa baba kung meron po kayong gustong sabihin. At ayan po. Ito na yung ating sinabaw na miswa na may dugo ng baka. Ayan, please like, share, and subscribe at maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po sa inyong lahat. Bye!